Ladies and gentlemen, this meeting of the Committee on Civil Service, Government Reorganization, and Professional Regulation is now called to order. Before we proceed, the Chair acknowledges the presence of our resource persons today. The Chair likewise acknowledges the presence of my colleague, my seatmate, Senator Rubin Gachalian. With two senators present, I declare the presence of a quorum. Baka meron pa tayong senators na nandyan. Okay, good morning, everyone. Welcome to the public hearing of your Committee on Civil Service, Government Organization, and Professional Regulation. This is a joint hearing with the Committees on Basic Education, Higher Technical and Vocational Education, Ways and Means, and Finance. Salamat po sa inyong lahat sa pagdating ngayong umaga para talakayin ang ilang mahalagang panukala. We have in our agenda a number of bills that aim to provide additional benefits and incentives to our public school teachers, the largest group among our civil servants. Ang panukalang ito ay ang una, teaching supplies allowance filed by this representation, as well as Senator Sani Angara, Senator Jingo Estrada, and Majority Leader Joel Villanueva. Number two, additional benefits for teaching and non-teaching personnel in public basic education schools, both filed by Majority Leader Senator Joel Villanueva. And number three, additional benefits and privileges for public school teachers that will amend Republic Act number 4670 or the Magna Carta for Public School Teachers filed by this representation. It is mandated by no less than the Constitution that the education sector shall have the highest allocation in our budget. Article 15, Section 5, Number 5 of the Constitution provides that we have to ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents. Ito nga mismo ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon ngayon upang may taguyod ang kanilang kapakanan at mas paigtingin pa nila ang paglilingkod sa ating bayan. Over the years, we have made landmark legislation in the educational sector. The Senate has made big strides for our students. In the 17th Congress, with the passage of Republic Act number 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, we have made the tertiary education more accessible and especially for the marginalized. Sa kabila nito, kailangan ng tutukan din natin ang ating mga guro. After all, under the second half of Section 5, Number 5 of Article 15, we may encourage them to continue sharing their skills and talents through adequate compensation and other means of job satisfaction and fulfillment. Hindi lang po ang mga tinuturuan ng ating pinupondohan. Mahalaga na ang mga nagtuturo ay bigyang prioridad din natin sa pagpupondo. The lasting impact of our teachers in the lives and future of our children cannot be overemphasized. Sa gabay nila, nagsisimulang umusbong ang karunungan ng ating mga anak. Nararapat lamang na tutukan natin ang pangangailangan ng ating mga guro sapagkat ang pagtutuon ng sapat na pansin sa kanilang kapakanan ay nangangahulugan din ng mas mataas na pagpapahalaga sa mga hinuhubog nilang mga kabataan at tinatanaw nating kinabukasan. Ang mga panukalang tatalakayin natin sa umagang ito ay
pagsasabuhay sa takda ng ating konstitusyon at makakatulong sa pagtulak at pagkamit ng kapwa nating adhikain para sa ating mga guro, kasama din ng ating Vice Presidente at kalihim ng edukasyon, Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat po. Let me acknowledge the presence of, is he virtually present? Ayan, Senator Robin Hood Padilla, who is virtually present. My idol. Are there other members of the committee who wish to deliver their opening statement? Senator Gachalian? Wala na, okay na. Okay, Senator Robin, meron ka pang opening statement? Assalamualaikum warahmatullah. Isang magandang umaga po sa ating idolo, ang ating pong hinahangaan at ating pong sinasaluduhan, Senator Ramon Bongrevilla, ang ating pong mahal na tagapangulo. Isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mga kasama natin at bisita din po natin ngayon online. Mabuhay po. Ako po ay 100% na naniniwala sa bawat sinabi po ng ating tagapangulo na si Senator Bongrevilla, sa pagkatunay po no sa konstitusyon po natin, sinasabi talaga no, ang edukasyon talaga ay dapat po talagang pinag-uukulan ng budget ng gobyerno, dahil dito po talaga nakasalalay ang future ng ating bansa, dahil ang mga guro ay yan po ang pangalawang magulang. Kaya lahat po ng binigkas ng ating tagapangulo ay dapat po nating bigyan ng diin pa. At ako po ay buong-buo ang suporta sa panukala na ito, na hindi po dapat talaga nag-aabono ang ating mga guro. Pambihira, napaka-pambihira naman po niyan. Ang kanilang puhunan na sa buhay nila ay paggising pa lang niyan, nasa isip niyan, mga estudyante na niya, bago matulog yan, iniisip niyan, estudyante niya, pag-aabonuhin pa natin, eh pambihira naman, napaka-pambihira na po niyan. At pagkadating pa ng eleksyon, yan pa ang iistorbuhin natin. Sila pa, lahat po talaga ng balakid, eh wag na ho natin panghayaan na dumapo pa sa balikat ng ating mga guro. Kaya muli po, ako po ay kasama po ninyo, mahal na tagapangulo. Kasama po ako ng ating mga guro. Maraming salamat po. Thank you, kaibigan Senator. Napakasipag. Isa sa napakasipag natin, Senator Robin. Pare-parehas tayo nag-aalab ang kagustuhang matulungan ang ating mga mahal na guro. Or selfless and dedicated teachers truly deserve more. Kaya yon, kaya dapat lang natin aksyonan. And I would like to manifest that the opening statement of Majority Leader Senator Villanueva be inserted into the records. Okay, to provide us with relevant information and recommendations in the measures that will be discussed today, we have invited resource persons from various government agencies and non-government organizations. May we ask the committee secretary, Ms. Jane Arzadon, to acknowledge the presence of our guest today. Jane, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyong lahat. May we request the participants invited to please open their cameras so that the committee may be able to virtually acknowledge you for the record, please. Konti lang. I'll just mag-ilaw dito konti. Okay. So, your honors, we have with us from the Department of Education, Mr. Earl Losito, Supervising Administrative Officer, Bureau of Human Resource and Organizational Development of BUROD, together with Mr. Francis Migrino, Executive Assistant to of the Office of the Undersecretary for Finance. We have from the Civil Service,
Ms. Cheryl B. Santiago, Chief Human Resource Specialist, Human Resource Policies and Standards Office, as well as Ms. Jean Therese Feliciano, Supervising Human Resource Specialist. From the Department of Budget and Management, we have Mr. Paul Vincent Perocho, Chief Budget and Management Specialist. Mr. Rainier Subihano, again, with the Acting CBMS, or the Chief Budget and Management Specialist Office, together with Ms. Roselle Vinoya, also with the CBMS. And lastly, Ms. Precious Ann Marie Lazaro, Senior Budget and Management Specialist. We also have from the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, represented by its Attorney 3, Legal Division, Attorney Jose Balong, as well as Ms. Beverly Bayonisto, Technical Skills Development Specialist, Planning and Policy Division. From the Commission on Higher Education, CHED, we have Executive Assistant 4, Ms. Stephanie L. Condes. And I would just like to, for the record, that the Commissioner, Commissioner Joe Mark M. Libre, is just in a board meeting right now. He will attend this hearing. From the non-government associations, we have the Alliance of Concerned Teachers, represented by Ms. Ruby Anna Bernardo, ACT-NCR Union President, and from the Teachers Dignity Coalition, Mr. Benjo Bases. Your Honors, for the record, the DBM submitted its position paper. It's online. Also, we have invited for this hearing Philippine Association of State Universities and Colleges, PASUK, but sent its regrets, but they will submit the corresponding position papers there too. Also, may I just remind the participants invited in this virtual hearing to make their statements brief, not more than 5 minutes. If you're going to read from the position papers, kindly first submit it, of course, to the committee. If you're going to read from it, just make sure that only the salient points and features be provided, only not more than 5 minutes. Thank you, and good morning. Thank you, Comsec Jane. Thank you to our resource persons. Now, for our first topic in the agenda, teaching supplies allowance. Sa aking palagay ay hindi na po natin kailangan pahabain pa ang discussion ukol dito. This was already approved by the Senate on third reading last Congress. Pinag-aralan at hinimay natin itong mabuti ng isinalang sa plenary deliberations. Nakita naman natin na buo ang suporta ng Senado na maisabatas na ito. To be clear, para maliwanag sa lahat, we are just institutionalizing this benefit para sa kasiguruhan o security ng ating mga teachers na permanente nila itong matatanggap taon-taon. At hindi na kailangan pang siguruhin na napasali ito sa taunang budget. Ito na ang tamang panahon, handang-handa na ang teaching supplies allowance upang maging isa sa nang ganap na batas. Dahil napag-usapan na natin ito at naipasa na nga ito in the last Congress, kung may nagbago man sa inyong stand, bukas ang ating committee na tanggapin ang inyong mga position papers. Now, to further understand the measure, allow me to ask a few clarification questions, clarificatory questions. To the DBM, Mr.
Paul Vincent Perocho, Chief Budget and Management Specialist. In the 2023 GAA, in the DepEd Budget Special Provision 13, the cash allowance for teachers is pegged at 5,000 pesos. According to the recent position paper that the DBM submitted, ang authorized personnel natin na makatatanggap nito ay nasa 962,869 teachers. That's around 4.814 billion, di ba? The bottom line of all these bills is that we reached the amount of 10,000 pesos. I have no doubt na kaya talaga ito ng DBM. Magkakaiba lang kami ng version on when and how many tranches for the amount of 10,000 pesos to be reached. This is just over 9 billion pesos total. So kayang-kaya yan. Whatever may be the argument, one thing is certain. Ibibigay natin itong teaching supplies allowance. Anumang dagat ang kailangan tawirin. Ang tanong ko lang sa inyo, DBM, paano nyo gustong ibigay ito? Paano ang tranches? DBM? Good You're morning. Recognized? Good morning, Honorable Chair and the members of this committee. For the teaching supplies allowance, for the concerns of these bills, may we refer the committee to our colleague, Mr. Rainier Subihano. Budget and Management Bureau F, who has the functional jurisdiction on the matters tackled in these bills. Thank you, Mr. Subihano. Thank you. Okay, Mr. Subihano, you're recognized. Sir, good morning, Mr. Chair and members of the committee. We are representing the budget of the DepEd. And to respond to your question, Mr. Chair, wala kasi kami sa ngayon na suggested tranches. What I mean is, nagre-respond lang po kami kung ano po yung nasa ating mga legislative measures na naaming natanggap. And ang responsibility po namin is to compute po for the requirements, no, na kailangan para makamit nga yung tinatawag na 10,000 po na cash allowance, no. So what we have right now, Mr. Chair, is a data, no, but to answer the question whether ano po ang preference ni DBM, I have my reservations on that, Mr. Chair, if I hope you understand, kasi yung position po namin is still currently being reviewed by the secretary. But we would gladly present po yung requirements po, yung requirements, yung cash na kailangan para po dito. Well, thank you, no. Pero ang mahalaga, basta ibigay natin 'yan at gawa natin ng paraan at magkasundo tayo ngayon na mabibigyan natin ng ating mga guro sa lalong madaling panahon. At present, ang natatanggap nila ay 5,000, diba? So, ayan. So, basta pakinggan natin ang ating mga guro. Okay, ngayon naman, sino yung representative ng teachers nandito? Ms. Ruby Ana Bernardo, Alliance of Concerned Teachers, NCR President. Ano po ang masasabi nyo dito? Ma'am? Hello po, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Senator, Mr. Chair, Senator Robin Hood at Senator Win Gatchalian at sa lahat po ng aking mga kasamang mula po sa public sector, no. Ako po ang kasalukuyang presidente ng NCR Union at sa ngalan po, no, ng aming mga teacher members ay nagpapasalamat po kami. Very appreciate po ng ating mga guro, lalo na nakakatawa po yung inyong mga opening statement. Buong-buo po talaga yung suporta ng kalakhang guro sa benepisyong ito kasi katulad po ng aming sahod, ang
amin pong teaching supply o yung chalk allowance na tinatawag ay matagal na po talagang napag-iwanan, no? Pinaka-importante yung sangka po ito para makapagturo po kami ng maayos. Mahalaga po ito, Mr. Chair, yung kalidad po ng edukasyon na maibibigay namin sa aming mga estudyante. Kasi po, for the past 2 years, nag-pandemic po tayo, yung ating mga estudyante ay nakulong sa kanilang mga bahay. Tayo po ang pinakahuling bansa na nag face-to-face classes, no? Nahihirapan po kami kasi meron po talagang learning loss dun sa ating mga estudyante, no? Kailangan po natin yung habulin at deserve po ng ating mga estudyante ang magkaroon ng kalidad na edukasyon. Pero mahirap po yan para sa bahagi po ng teacher kung yung mismong sahod po namin na maliit ay ipang-aabono pa po namin sa pangangailangan namin sa paaralan. Ang hinihingi po sa amin, no, nakahingian ng ating Department of Education, ng ating gobyerno, ay maging ICT-based po yung ating mga teachers. Pero nakakalungkot po, no, na sa abot po ng aming makakaya at yung aming mga kakayahang pinansyal, no, hindi po yun kaya sa maliit po naming sahod. Nag-aabono po yung ating mga teachers, hindi lang nung chalk, nung kartulina, nung ink sa mga printer namin, kahit yung laptop ay pinangungutang pa po namin, no? Kaya po, gusto ko pong ipaabot sa kapulungang ito na matutuwa po yung ating mga guro na meron pong konting benepisyo na maibibigay po sa atin, no? Panawagan po ng ating mga guro, gawin na po finally 10,000, no, yung ating teaching supply allowance, no? Malaking alawan po ito sa mga guro po natin sa loob po ng mga paaralan. Yun lang po, Mr. Chair, marami pong salamat. Thank you, Ms. Ruby, sa yung napakagandang mensahe. Umasa kayo na hindi namin kayo pababayaan. Okay, Dr. Gilbert Sansad, representative ng Philippine Public School Teachers Association, National President. You're recognized. Thank you, Your Honor. This is Gilbert. Currently, I'm a regional director of BICOL and at the same time, the national president of the Philippine Public School Teachers Association. Ako po'y natutuwa dahil lahat ng mga senador natin ngayon ay talagang binibigyan ng kahalagahan ang ating mga guro. I joined the act for saying that we need 10,000 allowance for these teachers. Yan lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Gilbert and Mr. Benjo Basas. From Teachers Dignity Coalition, Chairperson, you are recognized. Yes, magandang hapon po, Senator, Mr. Chair, at sa lahat po ng mga senador po natin na present ngayon. Ano po. Binabasa po natin yung mga versions, no, at mukhang perfect na po yung version na pinasa po ng ating chairman, ano po, itong Senate Bill 22, no, kasi dito po pinakita po dito, no, yung pagbabago, no, over the nawawala po kayo sa linya. Mukha na puputol siya. Medyo bad signal si Chairman Benjo. Chairman, wala pa, maybe pwedeng i-submit yun na lang yung inyong nung halaga cash allowance previously chong ngayon cash allowance mas nga po, no, pero isinama na rin po dito, no, pati yung mga medyo choppy po kayo, Chairman. Ayan, I'm sorry for that, Mr. Chair, for that technical problem po, no. Nandito po ako sa classroom ko, no, actually, no, recess po ng mga bata. Medyo maingay sila, sinasaway ko nga, no. Mr. Chair, going back, no, meron pong ito po, no, binaybay po nung Senate Bill 22, no, yung napaka masinsin po, no, na istorya nitong cash allowance, no. Tinatawag po natin ito ngayon na cash allowance, no, hindi na chalk allowance dahil hindi naman na daw tayo gumagamit ng chalk. Pero kasama din po dito, no, pati yung supposed
especially yung medical, no, na dapat nakahiwalay ang corpus. Kaya nito, no, napakalita po nito, no. Kaya nga po, kasabay na nananawagan din kami na dapat bigyan din kami ng libreng laptop, no, at internet connectivity, no. Pero po yung 10,000 pesos, sa tingin naman namin, no, kakayanin po, no, isama doon yung internet connectivity, no. But Mr. Chair, please allow me, no, to mention din, no, na nung pong mga nakalipas sa taon, 6/2020, no, nagsimula yung pandemic, no. Meron pong mga Chappy-chappy po tayo. Yung Department of Education, dapat po natin itong tignan. Like for example, no, under DepEd Order number 38 po, no, 2020, no, nagbigay sila supposedly ng 3,000 communication expenses reimbursement, no, from March to December of that year. Pero hindi po yung naibigay sa mga teacher, no? Noong July po, nagbigay din ng mga SIM cards na dapat ay lo-load sa aming mga guro. Pero hindi rin po yan naibigay, no? No, na ayon doon sa Mr. Benjo, medyo choppy-choppy po tayo, hindi tayo magkaintindihan. Usapan ayon doon po sa ipinangako po, no. And then of course, the 13th po naman pinasok, no, yung 5,000, kaya po tumasya ng 5,000 po. Ipinasok na rin po annual medical and physical examination at teaching supplies tangible or intangible. Hello, ayan na medyo. Mr. Benjo, salamat po. Hintayin natin ang inyong written position paper on the matter. No, at medyo choppy-choppy tayo. Thank you to our teachers at yung mga nanonood natin, mga guru na nandyan. Kamusta po kayo? Ayan. Naunawaan natin ang inyong mga pinagdaraanan, tunay na sariling bulsa. Itong mga na, talaga ng nasasaid, no? Yan ang gusto nating gamutin. Tama rin na kayo na ang madaming makabagong pangangailangan ang ating mga guro, gaya ng reliable internet connection na makakatulong sa kanilang pagtuturo. Kaya huwag kayong mag-alala. Katulad na lang ng signal ngayon dyan, hindi tayo magkaintindihan eh. Dapat siya maayos, no? Kaya huwag kayong mag-alala at makakaasa kayong kasangga nyo kami at marami kayong kasangga dito sa Senado. Katulad nila Senator Robin at Senator Gatchalian. Marami pang kasama natin dito. Aaralan natin yan at isusulong. So now let us hear from DepEd. May mga konti lamang tayong katanungan. To the DepEd, Mr. Earl Lucito, our DepEd Supervising Administrative Officer. Itong panahon ng pandemya, paano natugunan ng DepEd mga masasabi nating kakaibang pangangailangan sa pagtupad ninyo ng inyong tungkulin? Kagaya kunwari ng binanggit kanina, mga internet o load at data, signal na maayos para hindi na puputol. Katulad nangyari kanina, puputol tayo, di ba? Napaka-unfair nyon para sa ating mga teachers. Laptops, gaya ng sabi ni Mr. Benjo, headsets at microphones. Paano nyo naipoprovide ang mga ito sa ating mga guro? DepEd? Good morning, Your Honor, Sir Chair. Maraming salamat po sa pagkataon ito na kapag bigay din po ng input ang DepEd. And as to the question po, Sir Chair, of course, aside from the cash allowance and the different allowances po, meron din po tayong yung sinasabi po nating special hardship allowance na ibigay sa ating mga kaguruan, lalo na dun sa mga areas na sinasabi po natin mga challenging areas natin, hardship post. At meron din po tayo mga napoprovide po through the partnership with our local government units, lalo
na po yung mga pangailangan sa ng mga guro as to yung mga laptops, internet. So yung pag-ugnayan sa ating mga partners, local government man yan or mga external partners po, yun po ang mga naging na-provide po natin sa ating mga guro na suporta during the COVID-19 po. Okay, magandang narinig natin ito kasi alam talaga natin ang pinagdaraanan ng dagdag na kalbaryo ng ating mga bayaning guro nitong mga nakaraang taon. Ano? Ngayon pa lang ay nakikita na natin na napaka-challenging ng mga new learning modalities para sa ating mga guro. Marami tayong naibibigay but let us work together to give them more. No? Now that we are slowly moving on from the pandemic. Okay, my next question. Paano naman ngayong bumabalik na sa face-to-face? Ano ang mga bagong hamon ng inyong pagtuturo? Deped? Deped, you may answer. You want me to repeat the question? Mr. Chair, as to the delivery, I'd like to ask if there's a members from DepEd who is from the curriculum and teaching delivery to better ask that question, Mr. Chair. So, sino yung gusto sumagot on that question? Para just in case, pagdating sa hearing namin, so sa floor, pag-depend ng panukala na to, eh, masagot din natin yan. Mr. Chair, our legislative license office informed me that wala po tayong kasama from our curriculum and teaching department. Si how about our teacher groups? Baka may comment dito. Hello po, Mr. Chair. Bilang isang classroom teacher po, siguro maibabahagi ko yung kalagayan namin ngayon sa pagbabalik eskwela. Isa po sa very challenging sa amin ngayon ay kulang po talaga yung aming mga classrooms, no? Yung aming mga estudyante, lumalampas po yan dun sa required number of students na 45 halimbawa sa mga high school teacher na katulad ko, 35 po doon sa mga elementary students, no? Talagang siksikan yung ating mga estudyante, no, sa mga paaralan, no? At ito po yung dapat i-address po ng ating Department of Education kasi if we want quality education, hindi po natin yan makukuha kapag yung ating mga teachers ay nagtuturo lampas doon sa bilang ng ating mga estudyante. Marami rin po doon sa aming mga kapwa guro ay doble-doble po, no, yung trabaho sa eskwela, no, dahil po kulang din po yung ating mga non-teaching personnel, no, yung ating mga non-teaching personnel, ito po yung mga registrar, mga clerk, no, at iba pang mga non-teaching jobs, no. So, doble-doble yung trabaho dahil yung trabaho sana ng ating mga non-teaching tulad ng napakaraming paperworks na gawain namin ngayon na imbis sana ay nagpo-focus na lang po kami sa pagtuturo ay ginagampanan po ng ating mga guro, no. Isa po ilan po ito, no, sa mga kinakaharap namin ngayon, no. Very worried po kami kasi as much as we wanted na ibigay po yung quality education, hindi po namin yan magagawa kapag ganito po yung sitwasyon dun sa ating mga paaralan. Thank you for giving us a glimpse into the challenges that our teachers encounter. Kahit papaano, naunawaan natin ang kanilang mga pinagdaraanan. Kitang-kita nga natin na siksika na parang sardinas ang mga kabataan gawan sa espasyo. Nagpapahirap sa kanilang matuto talaga. Kaya pagtulungan natin ang ayusin ng mga tamang teacher to student ratio para makamit natin ang quality education. At ako'y naniniwala naman, of course, na andyan si Vice President Inday Sara, matutugunan niya ito at yan ang kanyang focus ngayon. Yun. I believe the DepEd is raising hands. So DepEd,
Mr. Chair, gusto ko lang po sanang, if I may, if susugan ko lang po yung nabanggit po ni Ma'am Ruby, Chair Ruby po, no? From the human resource development side po ng DepEd, isa po yan sa na-recognize po natin, no, yung kakulangan ng kaguruan at mga administrative positions, support sa ating mga schools. So kaya po ang department, the Bureau of Human Resource and Organizational Development, ay patuloy po na, nagpo-propose sa ating BBM ng aming mga request for additional administrative officer positions para po mabawasan at hopefully po, no, yung ideal na lahat po ng mga ancillary tasks na currently mayroon pa rin pong mga guro na nag-handle po ng mga ancillary task po, mga admin or clerical task, ay masolusyunan po, no, sa pamamagitan ng pag-create ng mga additional administrative positions sa mga schools. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Chair. Yeah, kaya ito mismong layunin ng ating hearing na ito, no? Itong layunin yan. Gawa natin ang paraan na mabigyan ng dagdag benepisyo ang ating mga guro para mas madami ang maengganyo na pumasok sa profession na ito. We must endeavor to encourage and inspire them to continue. Yun, no? At to inspire them, no, sharing their skills and talents to our students. Ngayon naman, susunod na katanungan natin, mahalaga din kasi na malaman natin kung gaano kalawak ang tulong na magagawa nitong panukalang ito. Ilan po ba ang nakikita niyong numero ng mga teachers na magbe-benefit dito sa teaching supplies allowance? DepEd? Preparado ka naman siguro, no? Sa hearing natin. Mr. Chair, yes po. If I may po, Mr. Chair. Go ahead. Opo, opo. Actually po, we were able to submit this to the committee during the technical level meeting po, no? Nang nagpatawag po ang inyong committee sa na technical level. May mga initial pong datos po kaming na This was last Congress. No, last Congress, or no, Mr. Chair, during a technical level meeting lang po ito. Wala pa tayo, hindi pa tayo nagte-technical working group meeting. Siguro yung last, no, nung naipasa natin to sa second reading sa ito nga sa Senado. So but anyway, sige. I'm not sure if I'm allowed to present a slide, but allow me to read na lang po yung aking na-prepare na slide. As to the projected number of teaching personnel from 2023 to 2027 po, ito po yung datos galing sa aming school effectiveness division. For 2023, ang ating total number of projected teaching positions nga po ay yung nga po nasa around 890,000. Plus teachers na po tayo authorized. Then for 2024, meron po tayong projected na 1,005,000 projected number of teachers. Then for 2025, meron po tayong 1,026,000. Then for 2026, we have 1,046,000. Then for 2027, 1,066,000 as to the initial projected number of teachers. For the coming years, Sir Chair. Okay. Yeah, ganyan kadami talaga matutulungan, and we definitely know that those numbers will multiply further if we take into account the millions of students who stand to gain as we further empower our teachers. That is why this committee is really passionate in pushing for this measure. Okay, now let us move on to our next question, no? Mr. Benjo Basas. Isang hakbang nitong TSA sa malayo pa nating tatahakin sa pagiging kaakibat at patuwang ng ating mga guro. NGOs are our partners in fulfilling our dreams for our teachers.
May we ask for your comments on the measure? Yes sir, no. At pasensya na uli, no. Medyo nagkakaroon po ako ng problema kanina, no. But as I have mentioned po kanina po, no. Net bill 22 po ay siguro ito ay perfect na, no, para sa tingin namin, no, of all the proposals na sa tingin namin, no. Sapagkat dito binaybay pa po, no, pati yung history, no. Yung pwede natin pong sabihin ng rasyonal, no, kung bakit po, no, dapat itong tumaas ng 10,000, ano. Nung nagsimula po akong teacher, parang magkano lang po ito, no, 500. Nung ako po yung nagsimula na teacher, hindi pa naman ako matanda, no. Pero ano po ito, no, medyo tumaas na rin po ito, no, up to now, no. Ngayon po, August 2022, yung huli po namin natanggap, no, amounting to 5,000, no. Pero as I have mentioned po, no, yung 5,000 po na yan, ay ibinilang na po dyan yung email and communication expenses, annual medical and physical na po, yung teaching supplies, no, tangible or intangible. So, napakaliit po nito, no, kaya po kinakailangan po talaga patasin natin to 1,000 to really consider, no, other needs of our teachers po, no, at kung sakasakali po pati ngayon TVD, no, kaya ilang measures po na ginawa ng Department of Education 2020 and 2021, like yung distribution po ng SIM cards, no. Kung natin po ba ito, no, po, no, twice, no, nag-distribute ang SIM cards po, no. And then yung meron din pong sinasabi na 300 pesos, no, teaching communication expenses reimbursement, no, na hindi naman po naibigay sa ating mga guro. Mukha kailangan balikan, no, Mr. Chair, para po natin makita rin paano yung effectivity, paano yung pagiging effective po nito nitong mga Department of Education, at ano yung pwedeng response, no, ng lista to hindi po dito, no. And as I have mentioned po, no, sa tingin na itong nilalaman po ng SB 22, no, na kapalayan dito sa Senado, sa tingin po namin ito na yung pinakamabuting version, no, na sana po ma-adapt Well, Chairman Benjo, talagang wala. No, I can give you the second chance. Pero talagang maganda nga yung nangyayari na putol-putol signal mo, eh, para... Ayan. At least nakikita ng DBM. Ng ating Senado para sa kapakinabangan po ng ating mga guro. Nakikita po natin ito araw-araw sa... Na po ang hirap ng ating mga teacher. Mababa ang sweldo, mabigat ang trabaho, pag mabigat po ang trabaho, pag mataas ang teaching load, no, asahan po natin na... Benjo, ayan. Actually, maganda yung nangyari na naputol-putol yung signal mo. Nung kasing talagang sinasalamin nito ang mga hirap na araw-araw na kalbaryo ng ating mga guro. Yung Senate Bill number 22 na sinulat ng inyong lingkod ay talagang inaral ang inyong mga pinagdaraanan over the years. To our teacher groups, you are our partners. Kapit-bisig tayo sa pagsulong ng mga panukalang magpapayabong pa, lalong para sa ating mga guro, no, sa mga benepisyo ng ating mga guro. Thank you to our resource persons. Your points are well taken. If you have additional position papers, please submit it to the committee and we will take it into account when we finalize the committee report. So, yeah, siguro para anyway, na-tackle na naman natin to at
Ito eh, parang i-refile na lang natin ulit. So, ito. So, let's now proceed to our next item in our agenda. The additional benefits for our teaching and non-teaching personnel. Okay, as I have said in my opening statement, we value the education sector and aim to make sure that we are able to recruit and retain the best talents in our in the country. This next bills we are going to tackle were filed by our majority leader Senator Villanueva. We want to empower not only our teachers but also our non-teaching personnel. We should make the benefits package of our public academic sector attractive and competitive. We aim to provide for the same additional benefits for both teaching and non-teaching staff in the basic and tertiary education. Before we move on to our questions, let us hear the comments from our resource persons. Okay, from the DepEd, Mr. Earl Lucito, you now have the floor. Earl? Sir Chair, yes. We will be submitting, actually we already prepared the position paper on this, and we will submit the official position paper of the department once approved by our supervising undersecretary, Sir Chair. But of course, we support the positive demand. Yes, we support the bills that will not only benefit our teachers but also our non-teaching personnel, because our non-teaching personnel also has vital roles in supporting our teachers and to the, in the delivery of the services of the Department of Education. Sorry. Okay, tama yan. And we know both teaching and non-teaching personnel face different challenges. Ngayon naman from CHED, Commissioner Joe Mark Libre, may we now get your quick comments on the matter? Commissioner Joe? Nandiyan ba siya? CHED? Any representative ng CHED? Miss Stephanie Condes, yeah, from CHED. Stephanie Conde, you are recognized. Condes? Condes. Condes. Wala yata. She said, sir, she will be back. Na-disconnect lang yung internet connections. Yeah. Okay, pakinggan naman natin ang TESDA. Attorney Joyce Balong, balikan na lang natin si Chad mamaya. Okay, from TESDA, Attorney Joyce Balong, you are recognized. Any comment? Good morning, Mr. Chair. Apologies, medyo nagkaka-technical problem po. May I have the question again? Sorry po. Okay, the question. Okay. Quick comments lang, no? Regarding doon sa measure ni Senator Villanueva. Alright po, Mr. Chair. Okay. Particularly on Senate Bill number 565 po. Yes. Yes. Good morning po, Mr. Chair. Apologies again for the technical glitch. Medyo nagkaka-problem in internet connection. But as regards Senate Bill 565, we appreciate po the measure na sinubmit and for including our full-time teaching personnel in our state-run technical vocational institutions. To date, we have a number of over 50 na sinusupervise. So we interpose no objection to this, particularly Section 3
and Section 6. Kaso lang po, Mr. Chair, as regards the appropriation, may konti po kaming recommendation which we would be putting in a position paper. Since by practice po, hindi po test ang nagpapasweldo sa full-time teaching personnel po ng state-ranked EBIs. Actually po, ang extent ng participation ng TESDA is provision of technical trainings, scholarships, grants to the full-time personnel ng state-run TBI. So, may konti po kaming phraseology na ipapasa po as regards the appropriation section on Section 5 po ng SB 565. But overall po, thank you so much again for including our teaching personnel in this legislation. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. So, saan nanggagaling ang pasahod doon sa kanila? Since sila po ay plantilla personnel po ng state university, sa state universities po. Sa state universities? Yes po. Okay, thank you, TESDA, for your support on the measure. We will take into account your recommendations. No? Okay, DBM, Mr. Paul Vincent Perocho, a quick comments. Good morning again, Honorable Chair. For Senate Bill Numbers 564 and 565, we would like to inform the committee that we are currently finalizing our position on the proposed benefits for teaching and non-teaching personnel. So we are yet to submit to the committee our official position paper on the matter. Specifically, we are looking at to further study the impact of the proposed additional grocery and transportation expense and medical allowances, since this will definitely have huge financial impact, considering that yung nabanggit niyo po kanina, 900,000 teaching personnel ang meron tayo sa DepEd alone. So medyo malaki po ang impact po nito. And also, we are looking at dun sa medical allowances, yung implication nito dun sa packages under the Universal Healthcare Act na being provided by PhilHealth. And rest assured, Mr. Chair, we would reflect our position in the official position paper of the Department of Budget and Management that will be submitted to the committee. Thank you. Okay, thank you. We will wait for your official position, DBM. Pero sana next time, be ready. Pag inimbitahan namin kayo sa Senado, kailangan alam nyo na kagad yun yung sagot ninyo. Please submit all relevant documents to the committee as soon as possible. Okay, finally, from our teachers' groups, Ms. Ruby Ana Bernardo of AAC NCR, Dr. Gilbert Sadsad, Mr. Benjo Basas of Teachers Dignity Coalition, your inputs po? Yeah, umaga po ulit, Mr. Chair. Napakaganda po nung bill na ito ni Senator Joel Villanueva kasi po to our non-teaching personnel, alam niyo po ang baba po ng salary grade 1 natin, no? Makakatulong po ito para dun sa pag-sustain, no? Kasi nakita ko po may grocery and transport expense allowance, yung 3,000. Maganda po yung pantawid dun sa panahon na wala pa kaming sahod, no? Lalo dun sa aming mga non-teaching, no? Na ang salary grade 1 ay hindi pa nakakaabot doon sa living wage na 33, no? Kahit po kaming mga teachers, yung teacher 1, hindi pa talaga yan sumasampa doon sa at least 30,000. Ang teacher 1 po ngayon ay sa huling tranche po ng ating SSL 5 ay nasa 27,000. Ang dami pa po niyang kaltas. Kaya maliit po yung aming net take home pay, no? Malaking tulong po yan. Pero ang pinaka nakakatuwa po dito ay yung medical allowance po, no? Kasama dito sa bill na to. Kasi alam niyo po ang mga teachers, wala po kaming sick leave. Kapag umabsent po kami, kaltas po yan sa sahod namin. Kaya yung marami sa amin, kahit may sakit, magpaparacetamol na lang para po makapasok po sa school, no? At malaking tulong po ito kasi po sa kasalukuyan, ang nare-receive po namin, yung nabanggit po natin kanina na 5,000 teaching supply allowance, package po yun. Kasama po dun yung 500 pesos na medical allowance na nare-receive namin sa buong taon. Hindi pa po yun kakasya sa pagpapacheck up po ng mga teachers and non-teaching dun sa ating DepEd, no? Kaya
makakatulong at least yung 2,000 para po doon sa aming medical allowance, no? At sa panahon po ngayon, talagang bawal magkasakit at makakatulong po ito doon sa ating mga teaching and non-teaching personnel po. Okay, salamat po. Yeah, Dr. Shadshad, baka may gusto kayo dagdag. Yeah, Your Honor, thank you very much. On behalf of the PPSA, we are really supporting this bill because this medical allowance for teachers, ang tagal na po nitong pangarap ng ating mga guro. At ito rin na dagdag na grocery at transportation expenses, we really want to give teachers para talaga maging masaya. Kasi pag masaya ang ating mga guro, maganda rin ang kanilang turo. So we support this bill and we commend you, senators, for giving much attention to our teachers. Maraming salamat po. Yes, tama po yan. Dahil talagang kailangan bigyan natin ng focus yan. Okay, let's now proceed to the last item of our agenda. The amendments. Baka may gusto pa mag-comment doon. Sino pa yung isa pa ba? Meron pa? Wala. Wala. Okay na? Mr. Chair, from Chad po. Okay, okay. Chad, okay. Good morning, Mr. Chair. This is Mr. Carpio from Chad Legal. And as to SCBN 565, we are in full support of the bill. However, subject to again to the budget to be given to the SOCs, to the SUCs, because this will definitely entail additional expense on their part. And maybe we could also recommend that the PASOK be also consulted on this matter, on how much impact will this affect on their budget, Mr. Chair. That is all for Mr. Chair. Okay, thank you, Chad, for your support for the measure. Ang budget ay aaralin natin, ano? At walang mahirap kung magtutulungan tayo. So, okay, meron pa gusto magdagdag. Let's now proceed to the last item in our agenda, the amendments to the Magna Carta of Public School Teachers. Adhikain natin na maisulong ang mas malawak na benepisyo para sa ating mga guro. Sa bill na ito, napanukala nating palawakin ang scope ng special hardship allowance, paigtingin ang benepisyo ng study leave, kung saan may sweldo pa rin ang ating mga guro habang sila ay nag-aaral. Dagdagan ang educational benefits para sa mga anak ng ating mga teachers at parangalan natin ang kahanga-hanga nilang serbisyo sa pamamagitan ng longevity pay. Ito ay mga munting paraan upang kilalanin ang bawat sakripisyo at pagsisikap nila. So, if there are other points that our resource persons wish to elaborate on, the floor is now open. DepEd, your position on this. Please. You're recognized. Mr. Chair, we'll be submitting the official position paper to Department of Education. But on site, we fully support the proposal given that the Magna Carta is ready, a long overdue policy law. Matagal na po siya na kailangang tingnan mabuti at ipasok po kung ano po mga kailangang improve sa existing Magna Carta po natin for teachers, and ma-enhance po at mabigyan pa ng mga dagdag suporta ng ating mga guruan ayon sa napapanahong mga pangangailangan at sitwasyon po. Wala po, Mr. Chair. Yung aking mga nabanggit, yun yung mga pangarap talaga ng mga teachers na kung maibibigay natin, talagang napakalaking tulong sa kanila, no? So sana ito'y maisulong natin. It's good to hear that you will be supporting this measure, no? Hopefully na mapasa natin kaagad. Sana naman natin na makasama kayo sa pagsulong dito. Tama, kayo ang
the law needs to be amended according to the new and growing needs of our teachers. Baka meron pa kayong gustong idagdag sa ating teacher group. Dr. Shadsad or sino muna? Si Your Honor, this is Gilbert. Dr. Shadsad. This Republic Act 4670, kailangan na po talagang ma-amend dahil may mga provisions tayo dito na hindi talaga na ipapatupad. Kaya bilang isang pinuno ng mga gurong pampubliko, we support this bill and we really hope that this will become a law para talagang matulungan ang ating mga guro at ang mga anak ng ating mga guro. Maraming salamat, Senator. Yes. Tama doon, Doctor. Dahil marami sa ating mga guro, para mga nurses din yan, no? Na napipirata na papunta ibang bansa, no? Baka tayo iwanan na rin dito sa atin kapag mga benepisyo hindi natin maibigay ng tama. Kaya natin ginagawa ito, binibigyan natin ng aksyon para matugunan at maramdaman nila yung suporta ng ating gobyerno sa kanila. So si sino po ba? Ruby Anna. You are recognized. Tama po yung binabanggit ng mga kasamahan po dito, no? Talagang napakatagal na ng Magna Carta. 1960s pa yan, no? Pero iba na yung kalagayan po ngayon at sitwasyon sa mga paaralan, kaya kailangan po na yan i-amend, no? Nakakatuwa po yung ilan dun sa mga provisions, lalo na po yung pagkakaroon ng libreng pag-aaral para dun sa ating mga guro, no? Kasi isa rin yan sa out of the pocket expenses ng mga teachers natin, kasi para ma-promote ka, para madagdagan yung sahod mo dahil nga maliit, no, ay kailangan talaga mag-aral, no, i-enhance yung aming profesyon, no, yung pag-aaral. Ang isa po sa gusto sana naming i-include, Mr. Chair, yung sa usapin po nung medical and free treatment dun sa mga teachers, kasi nakalagay po yan sa existing Magna Carta. Pero dahil wala nga pong ngipin, hindi po siya napapatupad. Yung libre talaga, no, na hindi lang check-up, kundi pati yung treatment dun sa mga teachers natin. Kasi marami po sa amin, Senator, talaga, kaya nababaon sa utang. Kasi pag nagkasakit po kami, dahil wala nga po kaming, at least yung card, no, yung medical card namin, wala po yan, no, sa mga teachers namin. Ma-absentan pa kami. Yan yung dahilan kung bakit nababaon sa utang yung mga teachers natin. Kung hindi man kami yung magkasakit, yung aming mga anak o yung aming mga asawa, no, yan yung dahilan kung bakit nangungutang yung mga teachers natin. Yun po yung isa sa mahalagang provision sana sa Magna Carta na kailangan ipatupad at magkaroon din ng ngipin. Yes, yan. Ihimayin natin yan sa ating TWG, no, sa Technical Working Group, para matackle lahat yan, yung mga pangangailangan at yung mga dapat pang gawin natin. And we will take that into account, no? Ay susulong natin, ha? Huwag kayong mag-alala. Kaya talaga namang inimbitahan natin kayo, kasi walang ibang kayong kayang magpaliwanag ng inyong mga pinagdaraanan, eh, kundi kayo lang, eh. So thank you for making us understand your plight more. And we will continue to update the laws to cater to the changing demands of the times. Kaya nga sabi ko, pagyayamanin at pagyayabungin natin ang kaalaman at kakayahan ng ating pang mga guro. So allow me to ask questions, no, to DepEd again on hardship allowance. Earl Losito, Earl, ano ba ang definition ng hazard para mabigyan ka ng hazard pay? Ano-ano ang kategorya ng hazards? Para ano lang natin. Earl? Yes, Mr. Chair. Meron po tayong guidelines po dyan, no? Binuo po ng Department of Education. Hindi ko lang po hawak ngayon, pero as to my memory po, no, meron po tayong sinasabi po diyang mga hardship index. May sinusunod po tayo diyang hardship index, kung saan po yun po ay nagiging ang basis po for determining kung qualified po yung schools at yung mga teachers
to receive the special hardship allowance. Isa po dyan, yung force the distance. If the area is in the area of conflict, yun po yung mga ano po at marami pong iba mga items po based on the hardship index po natin dito sa para sa pag grant ng ating special hardship allowance po, Sir Chair. Okay, thank you for the clarification. These are technicalities that need to be explained to those who wish to receive them. We'll understand the guidelines. Marami kasi mga guro na hindi alam na entitled pala sila. Kaya ngayon, at least mas malinaw na yan sa kanila. Dapat paliwanag pa. So sa kasalukuyan, ilan ba sa mga guro natin ang naka-deploy sa may tuturing na mga delikadong area of assignment? Deped. Apologies, Mr. Chair. I don't have the data right now. I have to check with our school effectiveness division who's monitoring the grant of special hardship allowance, Mr. Chair. But we'll submit the data to your committee. Sige, kung ano, submit nyo na lang, no? Para magamit natin yan sa technical working group natin. At kailangan natin yung mga datos na yan. Kailangan matugunan yan. So, my third question, may verified reports na ba ng mga aksidente? Paano natin to tinutugunan? Deped, hindi mo rin alam sagot. Again, apologies, Mr. Chair. I don't have the data right now. But we'll submit it once available. Sige. So, pakisabit na lang din ang datos niyan. At, okay, let's now move to study leave. Okay, to DepEd. Earl, gaano karami ang nakakapag-avail ng study leave sa ating mga guro? On the average, gaano ba kahaba ang panahon na kinakailangan nila para matapos ang pag-aral nila? Alam mo na, Earl? you don't have the data. Po, under the Magna Carta po, meron pong specific years po para matapos po yung kanilang example, masters po, yung ating mga teachers. So meron pong qualification based on the Magna Carta. And the civil service po on study leave. Nawala ka, Earl? Ilan? So, ilan ang naka-avail? As to the number of who were able to avail of this study leave po, again, Mr. Chair, apologies, I don't have the data right now po. But again, we'll submit it po once available. Sige, ayusin natin yung mga datos natin. Yan yung sinasabi natin, kailangan pag-a-attend kayo sa hearing sa Senate, you have to be ready. Kailangan hawak nyo yung mga datos na yan. No? Yan, so let us endeavor to encourage more of our teachers to avail this because when they enrich themselves, we will we likewise enrich our students. No? Kaya pinupush natin yan. So kailangan yung mga tulungan tayo, no? Para paano natin magawa yung mga yan. Now, on that note, again, to DepEd, may scholarship ba o grants ba na available sa ating teachers and personnel? Ina-assist ba natin sila para ma-avail ito? Mr. Chair, we have scholarships grant po sa ating mga teachers through our National Educators Academy of the Philippines and also through our partnership with international cooperation. Meron po tayo mga scholarship na foreign scholarships po na we facilitate po yung pag-avail ng ating mga teachers. Okay, so naniniwala din po tayo na malaking tulong ito upang lalo pang mapabuti ang kalidad ng edukasyon.
Yes, Mr. Chair. This is about their professional development. So we highly prioritize, of course, the professional development of our teachers. Okay, so ulitin ko lang, no, DepEd, the data is very important because we cannot address the problems if we do not have the numbers. And if we do not understand what is happening on the ground. So let me reiterate, pagyabungin pa natin ang kaalaman, kakayahan at talento ng ating mga guro dahil malaking benepisyo ang taglay nito. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa ating mga kabataan na tinuturing natin pag-asa ng bayan. So okay, let us move to educational benefits. Oh, the Earl, okay, ito na naman. For the record, may data ba tayo ng bilang ng anak ng ating mga guro at ilan ang nag-aaral sa pampublikong kolehiyo? Earl? Right now, again, Mr. Chair, I don't have the data, but that's one of the critical data that the department would like to have on a centralized basis, and we hope that we'll be able to capture that through our project on the human resource information system. Na makukuha po sa mga personal data ng ating mga personnel, yung mga datos tulad po ng ilan po yung meron pong mga anak, mga married po natin mga teachers, meron pong mga anak, whether solo parent po, no? Yan po yung mga efforts po ng department na magkaroon ng centralized data through human resource information system po, no? Pangarap din po yan ng DepEd para mabilis po din namin makuha at naibigay po sa ating mga stakeholders yung mga datos. Okay. But, Mr. Chair, again, that particular data, we don't have yet that data po. Sige, baka sabihin mo, pinapersonal na kita eh. No, just submit mo na lang sa komite yung mga datas na hinihingi natin at yung lahat ng position papers. Civil service, maybe you have inputs on this matter. Yung sa data, baka meron kayo, civil service? Sino ba representative ng civil service dito? Ayan. Yes, magandang Chair umaga Santiago. Po. Yes, magandang yeah. Umaga po, Mr. Chair. Our specialist. Yes, sir. Sir, actually wala naman pa kaming data, but maganda yung sinabi ni Sir Earl kanina na the data can be captured through their HRIS, no? Kasi nakikita naman doon kung ano yung personnel and then kung ano yung kung married ba siya, ano yung ilan na yung mga anak niya. So maganda kung doon ma-capture sir mismo ni DepEd. Pero may konting comments lang kami. Sir, balik lang ako dun sa study leave. Isa lang naman po, sir. Sige, go ahead. Maganda kasi na maganda na maibigay natin to sa mga teachers, no? Kasi hindi ang magbe-benefit dito, not only the teachers, pero it will definitely redound to the benefit ng mga Filipino students din natin. So, gaya nung sinabi niyo kanina, pagyabungin natin to, hindi lang para sa benefit ng mga nagtuturo, pero para din sa ating mga mag-aaral. Yun lang po, sir, para sa Civil Service Commission po. Thank you very much po. Thank you, CSC. Tama kayo. May multiplier effect ang tulong sa kanila. Kaya nga pinupursige natin ito. Kaya yan, suklian natin ang dedikasyon ng ating mga guro sa kanilang profesyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang mga sa kanilang pamilya ng tulong. I'm confident that we will work together on this. Kaya tulong-tulong tayo. Alam kong hindi ko na paabahan, baka sabihin ni Earl eh pinahihirapan natin siya. Susunod, handa ka na, Earl, ha? Anyway, in closing, anyway, magana i-create naman natin yung ano, no? Isa-set natin yung date for the technical working group para mas ma-polish natin itong ating panukalang batas na ito. At hopefully, by this time, itong ano, as soon as possible, ay maipasa natin ito. At umaksyon din kaagad ang Kongreso ang sa lower house. Noon ay pasan na natin sa atin last Congress, pero hindi na-actionan sa Kongreso. So parang naipit yata doon sa Committee on Appropriations. So
calling the attention on the Committee on Appropriations sa kabila. Tulong-tulong tayo para makatulong tayo sa ating mga guro. In closing, I would like to thank my colleagues who took the time to attend this hearing. Thank you also to our guests and resource persons for helping us understand better the plight of our teachers. To reiterate, the pandemic has brought a lot of significant and drastic changes in our education sector, especially in the manner of how our students learn. The diverse learning delivery modalities require us to invest on these changes so that we can help our teachers adjust to the demands of the new normal. Trust that this committee will be your ally in pushing for timely legislative measures. As your chairperson of the Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, I hope that we will continue working together, always harder and better, in the enactment of laws that will serve the greater good of our hardworking civil servants. Kung mayroon pa kayong mga panukala na gusto nyong isulong, katuwang ang committee ito, ang inyong lingkod po ay very much willing para kumbaga makatulong sa ating mga kababayan. Kaya again, maraming salamat po at tandaan nyo, lagi para sa taong bayan yung ating ginagawa. Okay? There being no other matters to discuss, unless meron pa kayong gustong idagdag. Meron ba? Meron, oh? Si, what's her name again? Ruby Ann. Okay? Nag-raise ka ng hand. Totoo, Ben? Hindi po. Pumalakpak lang po ako. Maraming salamat po sa inyo. Pumalakpak pa ako. Okay. Thank you, Ruby Ann. And again, there being no other matters to discuss, this hearing is now adjourned. Thank you and good afternoon. Mabuhay po kayong lahat.